Hello guys, welcome uli sa Noah's Garage. Pag-uusapan natin ngayon kung manual o automatic transmission ba ang nararapat sa inyo. So marami kasi ako natatanggap na question, kung ano ba daw mas maganda, manual transmission o automatic transmission. So pag-uusapan natin yung pros and cons ng dalawang type of transmission na yan. Pero bago tayo magsimula, pag-isuyo na mag-subscribe kayo. Yung ito mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, okay. Siyempre, tulong sa okay guys, so umpisa natin sa manual transmission. So kanya-kanyang preference tayo, kung kayo siguro ay pinanganak mga early 2000, malamang ang mga sasakyan nyo ngayon ay automatic transmission. Kasi halos lahat ng sasakyan ngayon, di ba, mga automatic transmission na. Pero kung kayo ay batang 90s tulad ko, nung teenage years ko, ang unang sasakyan ko ay manual, Mazda 323. Tapos nung college ko, ang sasakyan ko noon ay ang Nissan Sentra na yung Grandeur. Gusto ko yung sasakyan na yun kasi parang futuristic siya eh. Dami niyang features. So nagkaroon din ako ng Honda Civic na VTEC. Siyempre lahat yun bigay ng parents ko. Family car namin yun. So nagkaroon kami ng Revo, Innova. Tapos ngayon, itong Montero Sport. So, sabihin ko sa inyo yung mga pros and cons ng manual transmission. Siyempre, yung preference ninyo, yun ang doon tayo talaga magtatalo. No? Kung ano talaga yung preferensya ninyo pagdating sa pagdadrive. Kasi yung manual o automatic, yan ay maganda. No? Walang pangit talaga dyan. Manual o automatic, okay yan. So, sabihin ko sa inyo yung pros and cons na alam ko pagdating sa manual transmission muna. Sa manual transmission, kaya maraming bumibili pa rin hanggang sa ngayon, may mga car owners na maraming bumibili pa rin ng manual transmission kasi fuel efficient ang manual transmission. Kasi sa pagdadrive mo, yung road conditions, eh kontrolado mo yan, yung pagdadrive mo. Alam mo kung paano mag-shift, kung kailan mag-shift, thus nakakatipid ka sa fuel. Kaya yun yung unang-unang dahilan ng mga maraming car owners kung bakit manual transmission ang ginagamit nila. Kaya naman makikita mo sa mga taxi sa ngayon, wala kang makikita na automatic transmission, maski mga bus, puro manual yan. Kasi nga, matipid ang manual transmission. So yun yung una. Pangalawa, kung bibili ka ng sasakyan na manual transmission, mas mura siya. Kadalasan, mas mura yan ng 100 o 150,000 pesos brand new kaysa dun sa automatic transmission. So, kung tight ang budget natin, sigurado mabibili ninyo ay manual transmission. At maganda sa Pilipinas. Bakit? Kasi sa Pilipinas, naglalabas pa tayo ng mga sasakyan na manual. For example, yung Montero, maski yung Gen 3.5 ngayon, merong manual option yung mga bagong sasakyan ngayon. Sa ibang bansa, wala ng manual transmission. Kakaunti na lang mga brands o models ng sasakyan na nagpo-produce ng manual transmission. So, yun yung ikalawang pros ng manual transmission. May katlo, easy to maintain ang manual transmission. Hindi katulad ng automatic transmission, pag nasira ang automatic transmission, halos lahat ng tranny mo papalitan. Pero sa manual transmission, hindi. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka gagastos kapag nasira ang manual transmission mo. Kasi, di ba, para mag-shift ng gear, nagka-clutch ka. So kapag ka nasira ang manual transmission, ibig sabihin, it will cost a fortune din para sa iyo. So hindi ibig sabihin na hindi ka gagastos, pero mas less expense ang manual transmission kaysa sa automatic. Okay, so yun yung mga pros o advantages ng manual transmission. Kaya kapag ka naka-manual transmission ka, parang ikaw yung master ng iyong sasakyan. Kasi mas kontrolado mo yung sasakyan kapag ka naka-manual transmission. Kaya naman yung mga nagdi-drift, di ba? Yung mga racer, yung mga nagda-drive sa mga circuit, mas gusto nila yung manual transmission kasi mas kontrolado nila yung sasakyan kaysa kapag kagamit nila automatic. So yun yung mga pros ng manual transmission. Sa cons naman, mga disadvantage ng manual transmission, syempre yung pinaka-obvious, yung stressful driving kapag lalo na kapag nasa city kayo, di ba? Nagda-drive kayo sa syudad. Traffic, bumper to bumper, naku, napakahirap mag-drive ng manual transmission. Lalo na kung yung clutch nyo matigas,
yung mga sasakyan na nilabas mo sa kasa, ang tigas-tigas na ng clutch, ang tigas tapakan, masakit sa paa. So very strenuous yung pagdadrive mo, no, kapag ka manual transmission. Aside from that, wala naman ako nakikita na disadvantages ng manual transmission. Pero big deal yan sa maraming mga car owners, lalo na pagka may edad na mga car owners, ayaw na nila nung nagsishift pa sila ng manual transmission, gusto nila automatic. So yun yung pros and cons ng manual transmission. So dako ngayon tayo guys sa mga automatic transmissions naman. So sa alam ninyo, maraming mga klase o type na mga automatic transmissions. Sa lahat-lahat naman yan ay magkakapareho, no, sa paggamit. So ano ba yung pinaka-advantages ng automatic transmission? Siyempre, ang pinaka-advantage niyan guys ay yung very convenient sa pagdadrive. No, wala ka nang iintindihin. Maganda siya mag-shift kasi automatic siya. Di mo na paproblemahin kung kailan ka mag-shift, di ba? Yun ang kagandahan ng automatic transmission. At safer din kasi hindi mo na kailangan tignan yung cambio mo. Kasi sa manual transmission, di ba, pag nagka-cambio ka, pag di ka sanay mag-cambio sa manual transmission, di ka marunong mag-shift, titingin ka pa dun sa baba. Which is delikado yun kasi hindi ka nakatingin sa road, di ba? Pero pagka automatic transmission, wala ka ng problema doon. Hayaan mo lang yan naka-drive. Dalawang kamay mo nasa steering wheel, much safer siya, di ba? Wala ka nang masyadong alalahanin, ano? Marami ka nang magagawa. Mas marami kang magagawa kapag nagda-drive, kapag ka automatic transmission ang sasakyan mo. Hindi mo na alalahanin yung pag-shift kasi sa manual transmission, pag mali ka ng shift, mamamatayan ka ng makina. O pupugak-pugak yung makina kasi mali yung pag-enter mo ng gear, di ba? At saka guys, may mga automatic transmission ngayon na mas matipid pa sa manual transmission. Kaya medyo complex yung engineering ng ano ng automatic transmission kasi nakapagtipid ka ng fuel kahit na automatic shifting siya. Kaya di rin natin masasabi talaga completely na mas matipid ang manual kasi may mga automatic transmission na nakapagbibigay sa iyo 9 to 11, 12 kilometers per liter automatic transmission 'yon. So napakatipid, di ba guys? Kaya may mga sasakyan ngayon na nag-o-offer ng ganong klaseng transmission. So, yun yung isa sa mga pros talaga ng automatic transmission sa ngayon. Sa mga disadvantages naman, syempre, it's very expensive to maintain ng automatic transmission. Ang automatic transmission, mayroong filter, mag-change ka ng filter, mag-change ka ng automatic transmission fluid. Usually, every 5 years, di ba, or 80,000 kilometers, i-change mo yan. At kapag nasira ang automatic transmission, yun nga, sabi ko kanina, mas malaki ang gastos mo. Kasi ibababa yung transmission and everything. Mas maraming mga parts o components na papalitan kaysa sa manual transmission. Kasi less maintenance ang manual transmission. Pagka automatic transmission din, hindi mo na paproblemahin guys yung pagkapataas, di ba? Pag uphill, nakahinto ka. Yung hanging na tinatawag, kapag automatic transmission, wala nang problema yun. Hindi mag-stall yung makina mo, hindi hihinto yung makina mo. Kasi pag manual transmission, mali ang timpla mo ng clutch tsaka ng gas pedal, eh mag-stall yung makina. So hindi mo mararanasan yun sa automatic transmission. So kapag nasa city driving yun nga, napaka-convenient gamitin ng automatic transmission. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tumitirik ang makina ng automatic transmission. Meron akong experience noon sa Hyundai Accent na nagda-drive ako noon, nagkamali ako ng tapak tapos biglang kumreno. Hindi ko alam kung bakit huminto yung makina noon. Automatic transmission yung Hyundai Accent natin, di ba? Namatayan ako ng makina noon. Hindi ko alam kung bakit. So pagka ganun, malamang na may mechanical failure kung bakit namatay yung engine. Pero most of the time, hindi namamatay ang makina ng automatic transmission. So, yun yung mga pros and cons ng both manual at ng automatic transmission, guys. Ano? So, ano ba ang perfect sa inyo kung naghahanap kayo ng sasakyan? Second hand man o brand new? Well, depende yon sa inyong preferensya. Pero kung gusto niyo ng convenient driving na may kasamang feel ng manual transmission, pumili ninyo yung semi-automatic transmission, yung mayroong manual mode. So meron akong video niyan kung paano gamitin ng manual mode, i-link ko sa ating description at sa ating cards. Okay? So sana natuto kayo sa video nito guys, ano? Kahit pa paano may na-impart sana ako sa inyo na knowledge about manual and automatic transmission.
Sana pakilike ang video na ito, mag-subscribe kayo guys, at maraming salamat sa ulitin.